Tabi-tabi po. Makikiraan po. Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi Folkloradyo. Buntag sa inyong tanan. Ito po si Cervantes Fabros. At kasama po natin ang mga panauhing tagatalakay ng pinamagatan nating episode number 116, season 5, taon 3. Tagal-tagal na, no? 116. Ito po ang tatlong mga gwapo na katabi natin sa ating booth ngayon. Twinkle Balagstars. So, yung balag ay B-A-L-A-G. Tapos, stars. Tama, no? Capital S, no? Stars. So, Balagstars. Yan. Kasi may kinalaman po sa kaalamang bayan at balagtasan. Kaya ituturo ko na kung sino ang magsisimula magpakilala sa aking kanan. Magpapakilala si... Dakila Cutab po ay magsisimula na magpakilala bago makidigma. Sanay na magmahal pati sa pagtula sa mga babaeng aking minumutya. Ngunit nagbago na ang aking panahon. Kung ako'y umibig, di na tulad noon. Tumatanda na po kaya napamove on. Hindi na mapusok ang puso ko ngayon. Kaya ang salita ay di na marahas at ang mga tulay di na pambabanas. Ito ang panahong inangat ng antas sa mga tindig kong hango kay balagtas. Yan. At napakabalagtas ng kulay ng kanyang buhok. At kulay ng kanyang buhok ay talagang foreigner, blonde. Ha? Okay. At ang susunod ay handang-handa rin. Ha? Ito po, magpapakilala siya. Okay, go! Ang tibok ng puso, minsa'y bumibilis. Sa UP Manila, inaral ang pintig ng pusong malusog at pusong may sakit na kung puso'y sawi, ngayon ay makinig. Mulang bahat usok ng UP Maynila, babad sa formalin at maluha-luha. Tinungong diliman upang maitula ang muling pagbangon ng diwa kong pata. Ngalan po'y Ralph Fonte at ibig manlunas na gamit ang sining medigot panulat. Kaya DZUP ngayon ay napadpad upang talakayin ang mambabalagtas. Yan, ang nakasalamin itong si Ralph Fonte. Ano kaya ibig sabihin nun? At siyempre, handang-handa na sa balagtasan. Nakasuot na siya ng kanyang, sabi niya, pang-opisina daw eh, no? Nakabarong siya, ha? Talaga naman, ganun pala ang ano, no? Ang uniform sa KWF, ha? Oo, kaya magpapakilala na po siya pagkatapos ni Dakila at ng Fonte, eh magpapakilala naman si... RR, Cagalingan, ang aking pangalan. Kagalingan man, meron ding hangganan. Nasa DZUP, sa inyong harapan, handa nang sumabak sa balagtasan. Aba, short and sweet. Lean, but mean. Okay, so, ano ang ating mga susing salita ng kanilang mga pangalan? Dakila! Dax! Tama ba, Dax? Tama po. Yan. Fonte, si Loaf. Aba, aba. Yan. At siyempre, Kagalingan, si Roy. RR. Ayaw niya tawagin Roy.
Okay, habang kami ay nagsa-selfie, una ng tanong, siyempre, Balagstars. Yan. Sino nag-isip nitong pangalan? At sino ang pundador, mga pundador? Kami pong tatlo yung nagtatag, pero si Ralph po tsaka si RR ang may pakanan ng pangalan. Sila ang mga salarin, ha? Kayo ang mga kriminal. Ang mahirap nang tukuin kung sino ang may-ari talaga, no? Baka kasi magkaputulan. Nakugnayan ang pagkakaibigan namin kung aariin namin ang ideya. Tama. Sabi nga ni Fry Damaso, diba? Putulin. hindi naman po tinola yung pinagtatalunan namin. Oo. Kaya makita natin, no, yung mga pundador ay batang-bata pa, no? Marami pong salamat. 19 si Ralph. Sino ba? Ako si po, Dats, ako po 19. 20s, ha? Tama, no? At magdodoktor, no? Ako po magdodoktor. Ah, nag-aaral pa lang po. Oh, UP Manila, no? Pero si Dax ay? Ay, ako po ay naka-leave sa master's ko pong environmental management. Mm-hmm. Pero si RR. Ako naman po nag-MA ako sa Cal, Araling Filipino po. Yan, at Philippine Studies na. No? Nagpalit na. Nabasa ko kanina sa CRS eh. Oo, kasi ano eh, pag sabi mo Philippine Studies, Filipino ano na term na yun. Mm. Kasi lahat yun ang sinasabi. Diba? Pag Araling Filipino, akala nila Araling Pan-Lipuna. Yan, kaya makikita natin yung Balagstars, yung age factor eh kita natin, no, 19, no, tapos 20s. Yan, nasa youth sector pa po. Yan, youth sector. Yan. Hindi gayuth, huh? Gayuth sector. Yan. So Balagstars. Sino exactly ang nag-isip ng Balagstars? Yung pangalan ng grupo. Yan. Ituturuan. Ang pagkakaalala ko po si RR. Kasi gusto ko pong pangalan namin dati eh, Balagtas Heroes. mas meron pa yung The Taludtods. No? Ang dami namin yung ano. Buti nga hindi nasira talaga yung ano, pagsasama namin doon sa pangalan. Meron pa po dati ano, The Makatas. Mm. Pero pag walang mga tuldik, baka iba yung pagbigkas eh. juicy pag makatas. Makatas, oo. Parang yung ano eh, kabataan makabayan. Alam nyo bakit KM ang ano, tawag? Bakit po? Kasi pag abakada kasi, ano yung, ano, tsaka o kaya KM, hindi mo pwedeng sabihin, oy, i-re-recruit ka namin sa kama. Ano? Diba yung KM? Kaya yung pangalan, napaka-sensitive na, diba? What's in a name? Baka dapat padampot po tayo. Oo, diba? Oo, diba? Gusto ni Alan yun eh, diba? I-re-recruit, no? So, oh, ating mga kasama dito sa technician booth, no? Yan. O kaya, yung Balagstars, ba't hindi naging Balagta Stars? Masyadong mahaba na yun. Ayun, para make ano rin talaga, yung connect nung pagkasama nung, syempre may wordplay. Yun yung laro lang namin na stars, tapos Balagstars. Minsan nababasa kasi na Balagstars, pero yung Balagstars talaga nasa mabilis siya na ano. Mabilis. Para parang may, ano rin kami, may balagtasan kasi. Respeto rin kay Lolo Kiko. Hindi naman balag kasi iba yung balag. Balag, oo. Siyempre si Kiko ay si Francisco Baltasar. O Francisco Balagtas. Ang nagsimula ng lahat. Apo, pero yung laging dapat na disclaimer natin sa mga kababayan natin na hindi po si Balagtas ang ama ng Balagtasan. Yes. No? Siya yung promotor ng Balagtasan dahil ginawa po ito ng mga Makata para sa kanya, yung parang pagpaparangal sa kanyang kadakilaan. Mm-hmm. Ngayon ang tanong natin ay, paano kayo napasok dito sa Balagtasan? 19, come on, di ba? Going on 100 at 20s na ages. Ngayon po kasi magkakasama po kami sa isang samahan ng mga Makata sa Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo. At kasama rin po dun sa ginagawa namin din yung mga paglingon at pag-aaral sa ating mga tradisyong katutubo. Kasama na rin po dun yung pag-aaral namin sa Tugma at Sukat. Ayun po, at meron din po kami mga mentor po doon na yun nga, medyo na udyok kami na gawin ito. At lumapit din kami sa kanila para humingi rin ng tulong kung paano ang gagawin. Ito po yung tinatawag po nating MTV ng Panulaang Filipino.
si Michael Corosa, Teo Antonio, at si Vim Nadera. Aba, mabibigat itong tatlo, no? Literally, no? Maliban po kay Sir Teo. Maliban kay Sir Teo. Si Sir Teo po kasi siya po yung anak ng huling hari ng Balagtasan. Tapos si Emilio Mar Antonio. Yes, Emilio Mar Antonio. And si Loaf, si Ralph. Paano napasok? Kasi magme-medicine kayo. Ano po kasi, nung college po ako, sumali po ako sa Lira, yung nga pong samahan namin ng mga makatang tumutula sa Filipino. Tapos, bilang bahagi nga po nung palihan namin, nung training namin sa kung paano maging ganap na makatag, kumbaga. At yun nga po, pinakilala sa amin yung iba't ibang anyo ng pagtula, yung malayang taluturan, yung mga katutubungan nyo tulad ng Tanaga, at Dalit. At kasama na rin po dito, may isang pagkakataon po na isinaba kami sa isang halimbawang Balagtasan. Uh-huh. Tapos po, yun po, nilapitan po ko ni Sir Mike Corosa pagkatapos kung ibig ko raw bang bumuo ng pangkat kasama ni Dax at ni RR na magbabalagtasan. Tapos po, nung una pong saba ko sa Balagtasan, nahatak lang po ko ni Sir Mike at ni Sir Vim sa Pasinaya sa CCP. Tapos po, yun, talagang nakakasindak na makasama siya sa Balagtasan kasi parang 5 minuto bago kami sumabak dun sa pagtatanghal, wala pa kaming paksa. So talagang biglaan po lahat. Yun. Ay, napakaganda ng mga sharing, ha? Sa totoo lang, si Sir Vim nga ang nagrekomenda sa inyo. Kaya gusto kong pasalamatan si Sir Vim Nadero. Salamat si po, Direk. Yeah. Nasaan ka man, Direk? Kung nasa ano po siya ngayon, sa Los Baños, nasa Makiling. Hello, Sir Vim. Direk pa rin. Kahawig kasi. Iba naman yun. No? Ram naman yun, Ram. Ngayon, meron ba tayong tindig na pwedeng ipakita, no? Ipalasap sa ating mga tagapakinig? O, kung handa kayo, no? Go! Anong tungkol saan to? Tungkol saan? Yeah. Bali po, ang Balagtasan po kasi ay tumatalakay sa mga isyong panglipunan. Nagkataon po, ang paksa namin ay kung ano ang unang dapat sagipin, dagat o gubat. Okay. Kami ang Balagstars, grupong lumilingon sa sining at ningning ng ating tradisyon. Magbabalagtasan, nakatindig ngayon, diway nakasindi, kaya let's get it on! Maglalakan diwa, RR Cagalingan, kahit Cagalingan, meron ding hangganan. Nangangayayat man ang pangangatawan sa tagisang ito ay mamamagitan. Hindi na ubra ang weather-weather lang. Dramang global warming ay nagpaparamdam. May iba nang bagsik mulang bagyo't lahar. Dagat o gubat ba ang magliliding man? Oho. Oh. Ang probinsya ko po, isla ng Kamigin. Babalik-balikan, kaya po come again. Hitik sa lansones, sariwa ang hangin at ang karagatan kay sarap languyin. Ang napili ko pong ipaglaban, pagsagip sa dagat, aking tutulaan. Sapagkat sa dagat nagmula ang buhay, sagipin ang dagat, hangarin kong tunay. Atin pong sisirin ang bahay ni Nemo. May isdang espada at clownfish na loko. May pugitang pogi at igat na imo. At kung bibiglain, butete'y lolobo. May hayop dagat ding medyo kakaiba. Di man sila sa isda. Sa dagat tumira ang cute na balyena, pati lumba-lumba, at mestisang dugong na tila sirena. Pagkat mabilisan ngayong naglalaho, sa mundo't gunita ang hayop at puno. Ang kagwang, tamaraw, kilyaw at hunyango, almasiga, dao, kamuning, aguho. Na kahit immortal sa iilang landas at bayan, di ligtas ang punong nag-ugat. Kahit sa kamyas, ay wala ng kamyas, ni puno ng ligas sa may krus na ligas.
Kaya naisip kong ngayon ay ilahad bakit gubat dapat ang ating iligtas na kung mawawala, iiba yung hirap at kahit ang litsyon, hindi na masarap. Ay, sino pa nga bang nakagugunita sa ating mga gubat na puno ng hiwaga? Hinuhubdan ngayon ng damit ang lupa, kaya nga madalas bumaha ng luha ang kilalay mga guhong handog sa tuwing panahon ng bagyong marubdob. Ang mukha ng mga lungsod na nalunod, balita ng bayang dinaganan ng bundok. Ngunit kung ang gubat manatili ang tindig, magiging panangga sa hanging mabagsik ang dilubyong ulan, kanyang masisipsip sa lupa ng bundok, mahigpit ang kapit sa bakawan namang babasagang alon, mababasag maging banta ng daluyong. Tunay, kung ang gubat ay di maluluoy, bagyo'y magmumukhang kapatak ng ambon. Yaring buong mundo, dagat ng may sakop, pataas ng pataas lupa'y nahakot, kaya global warming ay nakatatakot. Pag nagtuloy-tuloy, tsak, puno ang salop. Kaya unahin po pagsagip sa dagat, wala na pong low tide, patuloy ang pag-angat. Palagi ng high tide, itong tubig alat, lulunurin lahat, lungsod man o gubat. Biodiversity hotspot daw ang tawag sa ating kapuluan. At tayo'y mapalad sa matalingahan, hamigit at pulag na bahay ng buhay na walang katulad. Datapwat kung sila'y hindi maaadya, tadhana'y alabok ng lahing pag-asa. Ang sagisag nating dakilang agila'y uuuring bulak na may holing mata. Kapag nagpatuloy itong sobrang init, di ba itong dagat laging nasa isip? Sa tuwing bakasyon siyang panaginip, nais magtampisaw, pampaalis ang hit. Ngunit kung ang init ay magtuloy-tuloy, lalakas ang bagyo, baha ang dadaloy, bigla ang daluyong ang siyang magtataboy, patungo sa dagat na naging kumunoy. Maraming halamang dito lang nagugat sa ating kapuluang di pa natutuklas, at dahil ang gamot karaniwang katas ng halaman, ano kayang mga lunas ang nangagtatago sa gubat na liblib? Panlaban sa kanser? O di kaya'y sa AIDS, na kung mapapatag bago masaliksik, sinubdivision lang ang laksang may sakit? Magbunyi, magbunyi, at magpalakpakan sa mga ginoong nakipagbakbakan. Ang gubat at dagat, kung di iingatan, babae ni Ka Ernie ang kahantungan. Maraming salamat po. Woohoo! May tindig pa? Pahabol? Pahabolin pa ba natin? Oh, sige. Ang huli kong tindig ay para sa lahat, hindi lang pamputi o itim ang balat. Kapag nag-sunbathing malapit sa dagat, kung dudumihan pa, saan na magbababad? Atin pong sagipin ang likas na yaman na ibinibigay nitong karagatan, mula sa bahura hanggang sa bakawan, at huwag kalimutan, perlas ng silangan. Ang init ng araw ay nakapapaso. Sa init ng araw ay huwag pong manlumo. Sa global warming po, di dapat sumuko. Pagsagip sa dagat, atin ang ituro. 70 bahagda ng tao ay tubig, na kung matutuyo'y buhay ang kapalit. At kung ang inumin ay mula sa batis, bakit sa semento'y ipinagpapalit? Ngayong ang lahat na ay ipinagbibili, ang biro'y hangin man, lao'y ibabote, aanhin mo pa ba ang brand new na kotse, kung di makahinga naman gabi-gabi? Ay, kung hanggang ngayon ikaw pa'y may duda kung bakit ang gubat walang singhalaga, tandaang sa gubat mula ang oksihenang kung mawala, ika'y malamang patay na. At ang taong bayan ang magpapasya sa balagtasan pong kaiga-igaya. Palakpakan muli sila pong dalawa!
at hanggang sa ating muling pagkikita. Wow! So, first time yan, ha? Sa Tabi-Tabi Folkloradyo at saka siyempre sa DZUP. Opo, sana po hindi lahat ng first time ay masakit. Sana hindi ang huli. Mas masakit ang huli. Kaya mapapansin natin na siyempre parang yung luma ay nagiging parang bago na naman, no? Kasi hindi sanay ngayon sa kasalukuyan sa ating kultura, sa ating lipunan. Lalo na ito eh folklore, 'di ba? Kaalamang bayan, karunungang bayan. Kaya siguro yung isang tanong yung nabitin kanina si RR, may sinasabi yung ama ng balagtasan. RR, baka gusto mong ayun po yung laging kasi merong nagsasabi rin na kadalasan siguro hindi lang napapaalam ng maayos na pagbibigay alam na hindi po si Balagtas po talaga ang ama ng balagtasan. Merong inspirasyon po siya ng balagtasan at sinimulan po ito nung kalupunang balagtas sa nung bungad ng ikadalumpung siglo. At actually si ano po ito, si Lopica Santos ang nag-isip na kasi nalalapit na nun yung pagdiriwang ng kaaraw ni Balagtas, nagpulong sila. Sabi nila na gumawa, sabi ni ni Lopica Santos na gumawa tayo ng ano ng aalay kay Balagtas na makabagong duplo. Kaya ang ginawa nila ay naglinang sila, naghanap sila ng pangalan hanggang magkapangalan ito na Balagtasan. At yun na nga dahil yung ikalawa ng Abril noon ay Miyerkules, ginawa nilang ika-anim na Abril at ginawa ang unang balagtasan, anim po ang nagbalagtasan at kabilang po doon si Florentino Colyantes at si Joseng Batute na tinangkilik talaga ng madla. RR, yung sabi mo anim, siyempre yung Abril. Opo, no? Yun yung unang balagtasan. Balagtasan na nangyari po noong ika-anim ng Abril, 1924. At dito po nagkaroon po ng anim na balagtasan sa isang araw, no? Sa nung araw ni Balagtas, pero April 6 nga po pinag-iwang. Pero yun, kasama po doon si Florentino Colyantes at si Joseng Batute, o kilala natin na bilang Jose Corazon de Jesus. Mm-hmm. Yun po talaga sila tinangkilik. At ito po yung sinubaybayan talaga na bakbakan ng mga makata, silang dalawa, si Batute at si Colyantes. Mm-hmm. Na nagkakaroon talaga noon ng away, ganyan na nagkakaaway yung mga tagahanga nila. Naghahabulan, minsan nagkakasakitan talaga. Saan to? Opo, sa Maynila. Meron po nun talaga dapat sasapakin si Batute. Pero nakailag siya. Iba yung natamaan at yun, rumble na. Ito nagkagulo. Ba yung Olympia Theater? Opo, nakita po yung Olympic Stadium. Napupuno po nila yun. Nung meron silang laban noon tungkol sa Dalagang Filipina noon at Dalagang Filipina ngayon. Yun talaga, napuno po nila yung stadium talagang umabot daw ng 8,000 yung nasa stadium na nanonood. Ngayon, askals talaga yung nakakapuno. Ay, alam mo, naiiyak ako pag ganyan. No? Nung undergraduate ako, kasi ano ako, wika, kultura, no? Philippine Studies, yung panitikan. Eh, nalungkot ako nung nalaman ko yun sa mga reading assignment, yung mga research. Bino mo, ganun karami, no? Nakikinig sa balagtasan, no? So ngayon parang nag-start tayo from scratch na naman. Oo nga po. Muling binubuhay natin ng panitikan na dating laging tinatangkilik. Oo, 'di ba? Yung ang tapos matindi ang kalabat, no? Ang mga kalaban. Oo nga po. Ngayon masaya na po kami kahit nasa 20 or 20 po 'yun nandun sa silid, basta madilim. Kasi mukhang mas marami pag madilim. Eh. Tapos may spotlight, ganyan, dumarami naman yung tao pag madilim. Dapat talaga natin ng cutouts, no? Di ba, Dax? Opo. Kaya makikita natin, no, yung Olympic Stadium, no? Stadium, no? Olympic Stadium. Ito yung area ngayon sa Dorotey Jose, sa may Mapua, no? Di ba? Yung Mapua area ngayon. Eh. So, dun yung ganito karaming mga manonood ng balagtasan at nagkakaroon pa ng pisikalan, no? Pisikalan dito. Uh-huh. May dagdag pa ba, RR, tungkol doon? O yung, punta naman tayo kay Francisco Balagtas. Siya, ano ba ang kahalagahan ni kadakilaan ni Francisco Balagtas? Kung baga sa siglo 19, Makata siya. Siya ang tinaguriang
Makata, di ba? Ng siglo labing siyam. Mm-hmm. Di ba? Tama ba? So, yung 1800s. Pero yung 1900s, ang Makata, Balagtasista din. Mm-hmm. Ne, si ano, si Jose Corazon de Jesus. Yun ang Makata. No? Si Rio, inunahan ko na si Rio na nag-guest siya sa akin dito. Eh, sa Tabi-Tabi Folkloradyo. Mm-hmm. Ang hula ko, 21st century, kayo. Eh, ay, napaka-humble pala ni Rio. Nagulat ako, eh, hindi pa tapos na. Ang century. Sabi ko, hindi pa, mahirap ka na tapatan. Diba? Ang biro po ni Sir Rio na hindi para bukas siya pinapanganak noon. Kaya nauna lang sa talaga. Kaya nauna daw si Ibi. Oh, pero nagulat ako. Napaka-humble sa sagot. Eh, meron panlilitaw. Ganun, anyway, siyempre kaibigan natin yan, si Rio. So, ang point natin dito, si Makata ng 1800s, Francisco Balagtas. Pero ano bang kabuluhan niya pagdating sa tula? Di ba yung mga tugma at sukat, etc. Kasi dati, wala namang ganong klaseng level, di ba? O Ralph? Well, ang sabi nga po ni Sir Rio, ang ikinaiba po, kasi marami naman po nagsusulat ng mga katulad ng Florante at Laura na mga romansa tungkol sa mga kabalyero, tungkol sa mga banyagang lupain na malayo sa karanasan ng Pilipinas. So marami naman po talagang nagsusulat daw ng mga ganyan. Ang ikinaiba daw po ni Balagtas kung bakit siya napakahalaga. Una, napakahusay nung isinulat niya, talagang namumukod tangi na wala siyang mga malaking pagkakamali sa sukat at tugma. At pangalawa, gumamit siya ng mga detalyeng Pilipino, kumbaga, dun sa pagtula niya ng Florante at Laura. Halimbawa, dun sa simula, karaniwang iniaalay yung tula sa isang santo o santa o sa Birheng Maria. Pero ang ginawa ni Balagtas, binali niya yon, iniaalay niya kay Celia. Di ba yun yung pambungad ng Florante at Laura eh, bago niya sinimulan yung kanyang epiko. Tapos, naglagay din siya ng mga ibang mga detalyeng Pilipino doon tulad nung nimpa sa lawan ng bae na hindi mo talaga makikita doon sa panulaan noong araw. At nagsilbi rin siya bilang dakilang huwaran ng kung paano ba tutula ng may sukat at tugma na lalabing dalawahin na may sesura. So talagang makikita mo sa kanya yung halimbawa ng kung paano, kung ano yung dapat mong tularan kung tutula ka. Na ganun nga kaya siya pinarangalan ni Lope Casantos na nung kanyang kaarawan nung siglo 20 na gumawa siya ng isang panibagong anyo ng pagtula, yung Balagtasan. Dahil kinikilala niya si Balagtas bilang isang dakilang makata na ipinakita sa atin kung paano ba umiiral ng tama ang sukat at tugma. Mm-hmm. Ang Florante at Laura din po ay tinatawag na tulang awit. Ayun nga po nasabi ni Ralph na 12 syllables per line. Tapos mayroon pong sisura na anim-anim. So, apat na lines po yun. Ganun din po yung ginagawa namin sa... Ganun po ang ginawa nila Useng Batute noong 1930s na ganun pa rin po ang ginagawa namin hanggang ngayon sa Anyong Awit. Pero bago pa rin po doon, ang importansya ni Balagtas ay ipanaliwanag din ni Jose Rizal nung siya ay nag-discuss sa Berlin. Na hindi po ako marunong Matagali siya, Beres Kunst. Ayun po. Ang nasa Espanyol ay... Arte. Metrika. Tagalog. Del Tagalog. Ginawa po namin na sining ng tugma at sukat na isa po... Ayun po ang unang pinag-aaralan namin sa Palihang Lira. Tama. Ang sining ng tugma at sukat. Yan. Kaya rin po ito sa kahalagahan ni Balagtas, kung sa daigdig, sa panitikan ng daigdig, merong Shakespeare, diba, pinagmamalaki si Shakespeare, inaangkin siya ng mga nagsasalita sa Ingles, sa Britanya, no? Tapos meron ang Italian na Dante. Kasama rin ito sa pagbuo natin na meron tayong Balagtas. Na ganun ang sinusulong din talaga, magandang ilagay sa kamalayan natin na meron tayong Balagtas. Nakatutubo nating sa gisag. At katulad po na ni Shakespeare na kilala sa soneto, tapos si Dante sa terza rima,
At ang Pilipino po ay may pagmamalaki ang awit nga po ng Florante at Laura. Tama. So ibig sabihin, si Francisco Balagtas ay parang nag-codify siya, di ba? Gawa siya ng kodigo ng Tagalog, no? Na panulaan ng traditional. Tsaka yung matulang pasalaysay, di ba? Mahahaba ito eh, no? Yung Florante at Laura. Tsaka sabi nga ni Dr. Bienvenido Lumbera, allegoria, di ba? Allegoria. Yung detalyeng Pilipino na sinasabi ni Ralph kanina ay parang pambansang allegoria to ng kolonyal na lipunan natin noong panahon ng pananakop ng Kastila. Pero matanong ko kayo, paano yung mga technique nyo? Kasi sinasaulo nyo ba? Binabasa? Paano yung tugma, no? Yung sukat, ganun? Nagbibilang ba tayo? O sa isip lang yun? O pa, Ralph? Well, ang balagtasan po talaga, bagaman may ilusyon ka dapat na binubuo na spontaneous siya lahat. Ang sa totoo lang, yung mga makata na nagbabalagtasan, maging sina Jose Corazon de Jesus at Florentino Collantes noong araw, ay pinaghahandaan nila talaga yung balagtasan nila. May paksa, tapos magsusulat sila ng ilang mga saknong na may mga tindig nila at mga panlaban dun sa mga ititindig ng kalaban. Subalit, ang maganda sa balagtasan, maaari kang mag-adlib, kumbaga. So may script kayong sinusunod dapat, pero kung may ibig kang itula na wala sa script, maaari na basta sumusunod siya dun sa lalabing dalawahin na may sisurang anim-anim. Ngayon, kaya siya mahirap kasi, yun nga, kung yung kalaban mo magaling dun sa biglaan, kailangan marunong ka ring sumagot. Ngayon, kapag kami naghahanda naman ng mga taludtod, hindi mo naman maiiwasan syempre yung bilangin mo yung mga pantig sa isang taludtod. Pero habang tumatagal naman na paulit-ulit mo ginagawa, nasasanay ka rin dun sa daloy ng pagtula ng may anim-anim. Kaya dumadali yung proseso ng pagsusulat ng mga taludtod. At paglaon nga, maaari ka rin tumula ng biglaan. Ingat po sa lahat. No? Patuloy din po yung pag-aaral namin. Halimbawa po, 4 taon na po ako sa lira at 5 at 3 taon naman po yung iba kong mga kasama. Pero patuloy pa rin po kaming nag-aaral ng pagtula. Patuloy po kaming nagbabasa kahit po sa ibang lingwahe. Binabasa po namin dahil naniniwala po kami ang makata dapat laging nagbabasa at laging natututo. Tsaka yung pagsagap sa kasalukuyan na yung tinatawag nating currency dito sa ano natin, sa lipunan. Yung laging gusto namin din makasagap sa pop culture. Ganyan, papasukan namin ng mga impluensya mula sa pelikula, sa kung ano-anong pwedeng nakakatawang mga pangyayari, ganyan, na kaya mong isingit doon sa ganong ka-istrikto na kulungan na tugma at sukat, ng tugma at sukat. Hindi natin natawag na kulungan, pero espasyon na yun. Oo, sige, Ralph. Gusto ko rin pong sabihin nga yung kahalagahan ng pananaliksi. Kasi, syempre, kung yung balagtasan, ginagamit din siya nga na paraan upang talakayin ng ilang malalaking usapin, lalo na nung araw. Kaya, yun nga, sabi ni RR, hindi naman siya kulungan din. May kahingian siya na dapat mong ipasok doon yung mga natututuhan mo, yung mga dapat talakayin. At gusto ko rin sabihin na napakahalaga ng diksyonaryo sa paggawa ng tugmaan. Ngayon, ang tanong natin ay may kinalaman naman sa flip-top. Kaibahan nito sa balagtasan. Okay. Una po, Ralph. Sa lahat, yung flip-top kasi iba yung pinanghugutan niyang ugat. So nag-ugat talaga yung flip-top batay sa pagkakaunawa ko sa rap battle. Kaya nga, pagka nagtatalo sila, meron silang nagdo-double time, triple time, ganun. Na bagaman may hawig sa balagtasan na Tagalog o Cebuano o Ingles, tas may tugma. Hindi siya balagtasan dahil una, wala yung kahingian ng taludturan, wala yung kahingian ng sesura, wala. At madalas hindi sila stricto sa pagdating sa tugma. Bagaman yung flip-top ay sa isang banda parang pinalitan niya yung balagtasan sa kulturang popular. Kasi siya na yung popular ngayon eh, siya yung pinupuntahan, pinakikinggan. Malayo siya sa balagtasan dahil yung disiplina nung
talunturan, anong sukat at tugma na hinihingi ng balagtasan ay wala sa flip top. Tsaka masasabi natin na ito na yung nag-evolve ng balagtasan, di ba? Yung ginagawa ng Balagstars. Hindi na to exactly, may tradition pa rin, di ba? May ugat pa rin. Pero patuloy siya nag-evolve at bukas, di ba? Kaya yung fusion. Sabi nga nila, pag sarado sa tradisyon lang, eh baka mamatay. Diba? Tama ba, Dax? Oh, tama po. Gumagamit din po kami ng mga salita ngayon. Jejemon minsan. Hinihaluan ng salitang Ingles. Apo. Apo. Oh, tsaka yung mga paksa. Siyempre, yung mga paksa po. Yung currency. Napapanahon. Yung ngayonin. Sabi nga ni Rio. Ngayonin. Oh, ano yung huling tindig natin? Tapos sasagad na natin ang ganbandang dulo. Pero siguro, ikakat ko na lang kayo. Ilang minutes. No? Mga 2 minutes before. Mga ganun. 3 minutes before. Anong tindig tungkol sa... Tungkol po sa PDAF. Okay, go! Upang talakayin ang talakaying bayan, Nakila Cutab at RR Cagalingan, narito po at magbabalagtasan upang matanto ang dapat panaligan. Sige. RR Cagalingan ang aking pangalan, kahit kagalingan man, meron ding hanggahan. Nangangayayat man ang pangangatawan, kayo'y handugan ng linyang malaman. Isa po akong tunay na anak ng Pasig, at kung sa dugo ko'y nais niyong sumisid, itong ilog Pasig, inyong malilirip, ilog na nagdaan, ngayon'y sumasanib. Handa nang sumabak, berso ang armas, sundalong makatang alagad ni Balagtas. Kung ang katalo man ay may angking talas, hindi magigitla sa tuklaw ng ahas. Ating nadarama ang galit ng bayan, kolektibong boses nitong sambayanan. Kaban nitong bayan, ginawang mabuyan ng trapot sugapang na ispang yumaman. Ngunit hindi ko hangad, PDAF ay mabuwag. Aking papatagin ang diwang buhaghag, na sinasapinan ng haka at huwag, tanging naririnig ay tinig na hungkag. Tingnan muna natin kung bakit ginawa ang programang PDAF dati nang nalikha. Noong mga kanoang nangangasiwa sa mga proyekto nitong hirap na bansa. Mula sa kawalan, dali nang umusbong ang mga daanan na nagdugtong-dugtong, pati mga tulay na sagot sa tanong, ang ating pag-unlad ay hindi nabugtong. Mula sa kamigin na islang maalab, mayroong 7 bulkan na lumalagablab. Kaya Makatay may angking dagitab, mainit magmahal si Dakila Cutab. Ngunit di nagbago ang ating panahon. Ang kurakot noon, sila pa rin ngayon. Ang bayang kumpinas ay pilit binaon, sa luksa at hirap di na makaahon. Mga burokratang nasanay sa PDAF, todo ang pagkurap, hindi kumukurap. Ang pera ng bayan kanilang nilasap, at ang pagkaganid, abot alapaap. Nang makapwesto, nagtungo kay Madam, kay galing mag-isip ng sanrekwang scam. Ang kaban ng bayan ang inasam-masam, itong politikong sa dusa ay hunghang. Paglimian po natin ang ating narinig. Kanilang mga palagay, kanilang mga panig. Ngayon po magsasara ang aming mga tindig. Sa susunod, kayo po sana ulit makinig. Kaya, at kagaya ng pangalan ni Dakila, napakadakila talaga ni Jose Rizal. Oh, may kagalingan din po. May kagalingan. Sobra-sobrang gagalingan. Konte ng karunungan. No? Oh, kaya hindi siya ordinaryong tao. Pero alam mo bakit siya naging dakila? Dahil nga sa, siyempre, no? Ano sabi niyo kanina? Nagbabasa, di ba? Nagsasaliksik, nag-aaral. Walang katapusang pag-aaral sa ating lipunan, sa mundo, sa mga Pilipino, tao, etc. At tinutulapan niya to. Alam niyo kagaya na nasabi natin kanina,
ang daming mga, siyempre, mga teknolohiya, no? Iba na ngayon. Pero meron bang website na may balagtasan? Ayun nga po, inaaral pa lang namin. Hindi naman dahil nasa ikadalawampung siglo pa rin yung teknolohiya namin nasa utak. Pero, kaya saka sa, siyempre, Aliguyon UP Folklorist, no? CSSP, Cal. At siyempre, daghang salamat kay Dakila Cutab! Yeah! Hey! Oh, siyempre, Ron Fonte! Hey! And RR Cagalingan! Yeah. Yeah. Okay. Ngayon, nais nating banggitin ang ating pangwakas. Ang folklore po kasi ay 24 na oras, 7 araw, bawat linggo. So, yung bago po ay nakabatay pa rin sa luma. Kaya kung ano yung nakikita natin ngayon, ito po ay batay sa luma. Sa ating napakatanda na sibilisasyon, kalinangang bayan, karunungang bayan, at kaalamang bayan. Kaya, mga pinamahal po naming mga tagapakinig, tumutula man kayo o hindi, alam namin tumutula kayo sa inyong mga puso. Ito po si Cervantes Fabros na nagsasabing, tandaan, hindi lang po ito radyo, kundi folkloradyo. Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi-Tabi Folkloradyo.